So dito ang topic natin, device coefficient, ang titignan natin yung mga okay. So minsan may mga ganito, device coefficient tayo, ha? Device coefficient. So meron tayong mga na-compute. So kapag nag-compute tayo katulad ng energy in, dapat yun din yung lalabas na energy. Meron din tayong concept na pinag-usapan last time na Q in, Q out. At totoo yung scenario na to if the fluid is hindi compressible. Incompressible. Okay? Pag hindi compressible yung liquid. Pero kapag compressible, in all case scenario, kung ano yung mass na pumasok, yun din dapat yung mass na lalabas. Okay? So, conservation of energy at conservation of mass. Okay? So, yan siya. Pero, kapag ginawa natin sa reality, okay, ba't nawala yung mouse ko? So, in reality, ganito. So, meron tayong na-compute, di ba? Nag-compute tayo ng Q, tatawagin natin Q, Q theoretical. Okay? Or yun yung na-compute natin. Or pwede nating tawaging Q computed. Okay? Ngayon, yan yung na-compute natin. Pero kapag nag-experiment tayo, okay, hindi siya tugma dun sa experiment natin. Kasi bakit? Yung Q theoretical, Q computed is iba dun sa Q actual na sinasabi. Okay? Halimbawa, may scenario na meron tayong dalawang pipe. Okay? Of different elevation. Okay? So, pumapasok yung tubig, lalabas yung tubig. Ngayon, dito sa Q out, yan yung na-compute natin na may na-compute tayong Q out. Okay? So, this is theoretical yung na-compute natin. Pero, kapag nag-experiment tayo, yung tunay na result ng experiment, iba. Merong Q out na hindi pareho ng Q out na nakocompute natin. Hindi exactly as it is. Pwede siguro nating isipin na dahil siguro sa unit weight, dahil siguro sa pag-measure natin ng area, or siguro sa pag-measure natin ng velocity, or dahil siguro sa friction. Okay? Ngayon, kung i-eliminate natin isa-isa yun, halimbawa, area, pwede nating sabihin, oo, tama, siguro. Baka may error, pero sobrang liit lang. Pero minsan, sobrang laki kapag kinag-compare natin. So, kung itong scenario na to, ito yung tinatawag nating actual. To compensate dun sa mga nangyayari na yun, meron tayong mga coefficient na hinahanap. Okay? Sabihin nun, yung actual na nagaganap sa experiment ay hindi consistent dun sa theoretical. Kaya meron tayong tinatawag na coefficient. Ang tawag, ang unang coefficient na i-introduce ko sa inyo is yung tinatawag na coefficient, coefficient of discharge. Or, i-represent natin siya as variable C. Or pwedeng CD. Okay? Ibig sabihin ng C, yan ay ratio of actual and theoretical discharge given by the equation na Q actual. Okay, Q actual is equals dun sa C, yung coefficient, multiplied by the Q theoretical. Okay? So, ibig sabihin nun, kung we are expecting sa computation natin, so, if ang expectation natin, halimbawa, expectation natin is 100
cubic per second yung output na water. Yun yung expectation natin na nag-compute tayo eh. Okay? So, pero yung reality, halimbawa, ay 98 cubic per second lang. So, ibig sabihin nun, kung yung expectation versus reality na pinag-uusapan natin, so C is equals sa Q actual over Q theoretical. So, to compare, the actual 98 over 100 equals to 0.98. So, C is 0.98. Okay? So, we are not multiplying C sa Q in, ha? Ibig sabihin nun, hindi tayo nag-multiply sa Q in or kasi para makuha natin yung Q out, hindi po. Pwede na natin makuha yung Q out, yun yung computed. Then, mula doon sa computed na Q, then we will get the actual or yung reality. Okay, nag-iiba-iba yan. Yung 0. Hindi naman laging 0.98, hindi laging 0.62, hindi laging ganun yung sitwasyon. Okay? So, hindi ganun yung nangyayari lagi. Kaya meron tayong experiment sana. Okay? So, wala naman tayo sa laboratory ngayon. Plano ko sana after ng ECQ, magpibideo ako sa laboratory kaso na-extend. Pero titignan natin. Okay? So, ngayon, yun yung coefficient of discharge natin, no? Coefficient of discharge. So, next naman na pag-uusapan natin is kung sa coefficient of discharge is yung scenario na kung saan yung nakukuha mong actual value versus dun sa computed mo sa papel na value is magkaiba. So, to compensate dan, kaya tayo gumagamit ng coefficient na C. Okay? So, ngayon, meron tayong tinitignan ulit. Okay? Meron tayong another coefficient. So, another coefficient na i-introduce ko ulit sa inyo is yung coefficient of velocity. Ayun. Coefficient of velocity, or we will represent coefficient of velocity as CV. Okay, same scenario ulit. Okay, yung na-compute mo na velocity o yung velocity actual, okay, hindi siya consistent dun sa velocity theoretical. Okay? So, para maging equal siya, para maging equal silang dalawa, nag-i-introduce ka ng multiplier, CV. Okay? So, sa same scenario ulit, halimbawa, yung na-compute mo, expectation mo, na na-compute mo sa iyong papel is halimbawa is equals sa 10 meters per second. Okay? Eh yung reality mo na-compute mo is 6.2 meters per second. Okay? So, ibig sabihin nun, CV mo, okay? CV is equals sa V actual over V theoretical or V computed. Okay? So, yung V actual natin, which is 6.2 over 10. So, ibig sabihin nun, yung CV natin ay 0.62. Okay? So, ibig sabihin nun, yung 62% sablay yung ating computation. Pero hindi lagi ganun. Mamaya, explain ko visually yung ating CV. Okay? So, next naman ay ito. So, siguro mapapansin nyo na, di ba? Pag nag-compute tayo ng Q, A, Q is equals to A, V. Eh, kung meron sa Q, meron sa V, aba, meron din sa A. Okay? Sorry. So, ang tawag natin dito para sa A, coefficient of area in the contraction. Okay? So, meron tayong coefficient of contraction. So, yung coefficient of contraction is ito yung pinakamadali nating mai-imagine eh, sa lahat. Okay? So, meron kang area. Okay? Area actual
is iba yung scenario niyan sa area na theoretical, hindi siya equal. Okay? Para mag-equal sila, kailangan mo mag-introduce ng another multiplier, which is CC. Alright? So, ganyan siya. So, para mas ma-imagine natin to, yung mga scenario ng lahat ng ito. Okay? So, imagine natin yung meron tayong water sa kaliwang bahagi. Tapos, meron tayong butas. Okay? So, if water happens to be passing in this opening, okay, this is a wall. Okay? Solid wall yan. And sa kaliwang bahagi ng wall na yan is may water and it is passing at this opening. Okay? Ngayon, ang nangyayari, kapag nag-pass through yung water dyan, yung water, since sharp edge yung opening, yung mangyayari, dahil yung, papansin nyo yung flow line ng water, no? So, yun yung mismong velocity niya. Okay, yun yung vector velocity. Pa-curve talaga. As in, naka-curve. Flow line yan, flow line. Okay? So, mangyayari, since yung flow line niya naka-curve, ang mangyayari dyan, kukurba yan ng paganyan. Okay? OA nga lang. Ilang. Igawin natin medyo katotohanan. Okay? So, gaganyan siya. Or kung may gravity, bababa na yan. Okay? So, yung sinasabi ko is kung ang pinag-uusapan nating area actual is yung area na dito, yung mismong opening. Yan yung area actual. Okay? Ngayon, yung sinasabi nating area theoretical is yung area kung saan nag-contract siya. Okay? Yung as in yung immediate na paglabas. Ito. Okay? Yan yung area actual. Okay? Kasi lumiit siya, kasi sharp edges. Okay? Usually, sa gantong scenario, may mga given na. Okay? So, yung CV, so yung CA muna neto, yung CC, so yung area contraction yan, most likely, sa ganyang scenario ay 0.62. Ibig sabihin nun, dahil sa sharp edges na nagaganap sa ganyang scenario, is we can assume similar, hindi pala equal, similar, almost 62. Okay? Ngayon, sa ganyan ding scenario, nag-iiba-iba din. CV is somewhat similar sa value na 0.98. Okay? Namaya, sa CC naman tayo. So, yun yung first case scenario natin. Alright? May question ba? Okay ba yun? Malina ba? Okay, so next is paano naman kapag ganti scenario. Okay, so may opening ulit tayo, no? May wall tayo na may opening sa baba. Okay. Of course, again, the scenario is water will go out. Of course. Diba? The scenario will be is yung water, kung i-zoom in natin, yung water will instead, okay, so hindi niya, mapapansin nyo, notice nyo yung shape na to. Okay? Yung mismong outer rim na to, yung kulay, may kulay pula na tuldok. Okay? Yun yung area actual. Okay? Then, itong maliit na to, itong lumiit na area, yan yung area contracted. Okay? Kaya lumiliit yung area. So, CC is equals to
0.62. Similar pala. 0.62. And CV is equals to, is similar pala, 0.98. Okay? So, yun yung mga scenario. Ngayon, yung best case scenario na kung saan magkakaroon ng swabbing pagtakbo ng tubig is kung saan yung swabe din yung pagsara ng tubig. Okay? Halimbawa, ito. Okay? So, yung opening ng ating wall is yung kasing hugis niya rin yung flow line ng water pag lumalabas. Okay? So, ganyan siya. Dahil kasing hugis niya lang din, kasing hugis lang din ng water yung lumalabas, so, yung kanyang flow ng water is, yung kanyang CC is similar to 1.0 at yung CV is similar to 1.0. Okay? So, yan yung scenario natin. So, the best, yung kubaga, yung the best flow na kung saan yung theoretical at saka yung ating, yung round edges, ating theoretical at actual is magtutugma, magaganap yun kapag round edges yung opening natin rather than sharp edges. Okay, although sobrang liit lang nun, lalo na kung maliit lang naman yung aparato natin, maliit lang aparatos, mahalos hindi siya kapansin-pansin. Pero kung titignan natin as a whole, mapapansin natin siya. Alright? So, ngayon, napapansin nyo, wala tayong C or yung coefficient of discharge. So, Q, halimbawa, is equals to A and V. Okay? So, ngayon, gusto natin makuha yung Q actual, pero meron tayong problema, di ba? So, C, Q theoretical. Okay? So, yun yung problema natin, di ba? Di natin alam kung ano yung value ng C. Pero, kung ang gagawin natin, CA is, i-convert na agad natin from area actual, from area theoretical, gagawin nating area Q actual is equals to area actual times the velocity actual. At alam natin na si area actual is equals to CC times the area theoretical times to the CV velocity theoretical. Okay? So, kapag tinignan natin, ang lalabas dyan, CC, the CC times CV times area theoretical times velocity theoretical is equals to Q actual. Okay? Eh, yung area theoretical times velocity theoretical equal siya dito sa Q theoretical. So, lumalabas na CC, CV, Q theoretical and Q actual. So, masasabi natin na itong CC times CV is equals to C. So, yung formula natin for C, the discharge, is equals to coefficient of contraction times the coefficient of velocity. Halimbawa, meron tayong water dyan. May water na pumapasok dito. Okay? May water na pumapasok dyan at may water na lumalabas dito sa kabila. Okay? So, tawagin natin itong nasa taas na 1 at tawagin natin yung nasa dulo na 2. Okay? So, using yung napag-aralan natin last time, so, energy in minus energy lost, katulad ng friction, mga ganyan, equals to energy out.
Okay? So, gamit yung principle na yan. Okay, gamit yung principle na yan. So, magkakaroon tayo ng pressure 1 over gamma plus V1 squared over 2G plus Z1 minus, tawagin natin itong HL na lang, head lost equals to energy out, which is P2 over gamma plus V2 squared over 2G plus Z2. Okay? So, meron tayong malaking point, which is 1. Mula doon yung tubig, lalabas lang sa 2. So, ito equation natin. Okay? Ngayon, ang gusto nating malaman is, parang kumbaga, gagawin natin siya as one what? As tapag dito? Parang yung V1, papalitan natin ng V2. So, paano yun? So, assuming incompressible yung liquid, so, Q1 is equal to Q2. Agree tayong lahat dyan. So, A1, V1 is equal to A2, V2. It turns out na V1 is equal to A2 over A1 times V2. Ngayon, itong nakuha natin na to, isa-substitute natin dun para lahat sila puro V2. Ang objective natin dito, kung bakit natin to ginagawa, is alamin natin yung equation ng HL. Ano yung head loss due to contraction? Parang ganun. Ano yung head loss na nangyayari due to contraction or due to whatever the reason it is? Yun yung sinasabi ko last time, kung maalala nyo yung pinag-usapan natin nung unang meeting, na merong head loss dahil sa shape nung pipe. Merong head loss dahil dun sa shape nung butas. Ganun. So, yun yung aalamin natin. Ano yung head loss due to contraction or change in shape or change in velocity or due to discharge. Ganun. Okay? So, ang mangyari, ganito. So, gagawin muna natin is P1 over gamma plus, so since si V1 is equals dito sa values na to, V1 is equals to A2 V2 over A1. So, mangyayari dyan ay A sub 2 over A sub 1 squared over V2 squared over 2G. Okay? Plus Z1 minus HL is equals to P sub 2 over gamma plus V sub 2, yan, 2G plus Z squared. Okay? So next, ang mangyayari, pagsasama-samahin natin lahat sa isang side, tapos yung iba sa isang side. Okay? So, P1 over gamma minus okay? P sub 1 over gamma or P1 minus P2 over gamma, okay? Itinranspose ko yung P2, okay? Plus Z1 minus Z2, okay? Then minus HL equals to V2 squared over 2G minus A2 over A1 V2 squared over 2G. Okay, inayos ko lang, rearrange ko lang. Ang gusto ko muna makuha is yung V2 bago ko makuha yung HL. So, by factor out, itong kanang term is V2 squared over 2G, 1 minus A2 over A1. May squared pa pala to, squared. Okay, squared. Yan. So, ganyan siya. Finactor out natin yung V2 squared. Okay? So, ang susunod dyan is gusto natin maging V2 lang. V2. Pinag-usapan natin dito, puro theoretical pa lang. Ha? Puro theoretical. So, next is squared natin lahat. Square root. So, mangyari ay ganito.
divide magiging P1. Tawagin ko muna to nung ano no. Para mapasimple natin, P1 minus P2, tawagin ko muna ng delta P. Okay? Over gamma plus delta Z. Okay? Para mapasimple ko. Then HL over okay, over 1 minus A2 over A1 squared 1 over 2G. Okay, equals to V squared. Ganyan. Naging V squared. Parang kumbaga, dinivide ko both sides by 1 over 2G times 1 over 1 minus square quantity squared A2 over A1 square. Hirap banggitin eh. Pero gets nyo naman siguro yun. Okay? So, nakakasabay pa ba? Nakakasabay pa ba tayo? Ah, okay lang. Okay lang kung may ngayon lang nagkuryente. Nire-record ko naman. Nakakasabay pa ba? Nakakasabay. So, ano tayo ah? Ang gusto ko munang kunin is yung V2 and then tsaka natin lalagyan ng coefficient of velocity. And then after natin lagyan ng coefficient of velocity, hahanapin natin yung HL. So, yun yung gusto natin mangyari. Okay, so V2, malapit na tayo sa katotohanan. Square natin all of them. Square natin lahat. Okay. So, lumalabas na V2 is equals to... okay, anyway, bago ko pala ituloy yan. Simplify ko muna. Okay, so V2 square. So, ito pwede natin to masimplify para walang fraction. Magiging 2G. Okay? Magiging 2G siya. So, lalabas na. Pag in-square natin both sides. So, V2 is equals to... one minus A2 over A1 square. Okay, negative 1 half. Gawin ko lang negative para fraction. Then, square root of 2G times delta P over gamma plus delta Z. Oops, walang decimal. Minus HL. Okay. So, ganyan siya. So, since meron tayong formula na ganito, isin ko lang para... So, V2 is equals to 1 minus A2 over A1 square negative 1 half. Okay? May 1 half yan, ha? So, para mas... So, itong na-compute natin o theoretical. Okay? Theoretical yan. Kaso, ang gusto natin nga is yung actual. Okay, actual yung gusto nating mahanap. So V actual, so V2 actual na to. Actual is equals to CV V2 theoretical. Okay? So lumalabas na itong equation na to na nasa taas, isa-substitute natin dito. Pag sinubstitute natin 'yan, simply the V2 actual okay? Is equals to CV sa labas 1 minus A2 over A1 square negative 1 half square root of 2G times delta P over gamma plus delta Z minus HL. Okay? Minus HL. Okay? So, ito ni formula natin. Alright? So, this is how we... This is the equation, the general equation na magpo-produce ng actual velocity. Okay? So, ipasok mo lang yung area na malaki, yung A2, then A1, ipasok mo lang, then yung change in P,
ito, change in P, then change in Z, salpak-salpak lang dyan sa equation, then meron ka ng V actual, kasi ilalagyan mo lang naman ng coefficient eh. Okay, ilalagyan mo lang ng coefficient, then yun na siya. So, parang kumbaga, yun pa rin, yung equation pa rin na yun. Okay? Ngayon, based sa scenario, kanina, pinakita ko. So, halimbawa, opening yan, waters are coming in, or the fluid are coming in sa taas, then lumalabas sa baba. Okay? So, this is the V actual. Okay? Ngayon, halimbawa, yung ibabaw niya is open air. Open air. Okay, yung ibabaw is open air. Or, halimbawa, eh, yun nga yung sinasabi kong example. Halimbawa, meron kang drum. Meron kang drum na yung ibabaw is bukas, tapos yung ilalim ay butas. Okay? So, dahil bukas yung ibabaw, open air, so yung P1 ay 0, at yung butas sa ibaba ay open air din, so yung P2 ay 0. So, ibig sabihin nun, yung delta P will be 0 kapag ganun yung scenario. Okay? Ngayon, kung halimbawa, we are assuming there is no head loss. So, if there are no head loss, no? If there are no head loss, assuming there are no head loss, or siguro sobrang liit lang ng butas compared dun sa area na mas malaki, so assuming there's no head loss, so 0 din siya. Okay? Ngayon, ang scenario pa ulit is, halimbawa, ay if A1, is sobrang mas malaki sa A2, okay? Ibig sabihin nun, halimbawa, ang area ng ibabaw o yung A1 is 1,000 square meter, samantalang yung butas sa ibaba is 1 millimeter square. So, pag pinag-divide natin si A1 na 1,000 at si A2 na 1 millimeter square, so 1 over 1,000. Diba? That is A1 over A2. Pag isinubstitute natin siya dito sa equation na to, pag isinubstitute natin siya dito, so parang ang mangyayari, 0.001 times 0.001 is 0.000001. So kapag ang scenario naman ulit is yung A1 ay A2 ay sobrang layo ng kanilang agwat, so it can be assumed that A2 over A1 is considered 0. So dahil considered 0 yun, so lumalabas na yung value mo ng V actual. Okay, V actual. Okay, V2 actual, yung lumalabas sa tubig, is equals to CV times square root of 2G is delta Z. Okay? So, ganyan siya. So, kung halimbawa, ganito. So, ito, equation number something na to. Hindi ko na matandaan kung pang ilang equation. Okay? Equation na yan. Ay, CZ tuloy. Hindi pala CZ. CV pala. Okay? So, mula dito sa general equation na nakita natin, okay, isa-isa natin, no? Ulit, balikan natin. So, delta P is 0 kasi yung both opening ay open sa air. Then, HL is assumed 0 for pansamantala muna. Assume 0 siya. Kasi halimbawa, sobrang ikli lang. So, ina-assume siyang 0 muna. Okay? Then, if the A2 over A1 is sobrang layo ng agwat nila, lalo't higit kapag yung A1 is sobrang laki compare sa A2, halimbawa, yung bunga nga ng drum sa ibabaw at yung butas sa ilalim, sobrang layo ng agwat, so yung ratio niya will be 0.001, eh i-square mo pa, eh di lalo pa siyang liliit, so 1 minus sobrang liit na number will be negligible, so parang 1 lang siya. So kaya ang nangyayari, ito na lang yung equation natin. So the velocity actual is equals to CV times 2G. So if we wish to find the velocity theoretical, so tanggalin mo lang yung CV, so 2G times delta Z. Okay? So yun yung equation natin. Okay? So habang hinahanap natin yung equation ng HL, so may nakuha tayong
velocity. So if we wish also to find the value of Q, let's say kahit anong Q pala, Q in, Q out. Okay, so Q, let's say theoretical, so area, okay, area 2 times V2. But we know that V2 is equals to area 2. Alam natin na ito yung i-value eh. So square root of 2G delta Z. Ngayon, para hindi tayo masyadong maraming sinusulat, instead of delta Z, tawagin na lang natin H or height. Kayo, bahala kayo kung anong saan kayo mas komportable. Delta Z is equals to H. Pareho lang yan. Para lang hindi masyadong maraming sinusulat. No? So kahit ano dyan. Ngayon, to find the Q actual, okay, to find the Q actual, the CD, okay, the CD times Q theoretical, which is equal sa CD A2 square root of 2G H. Okay? So, theoretical actual. Kuha ba natin? Na gets ba?